Good morning! Good morning, Pilipinas! Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan, mga kababayan, sa especially sa Dumaguete City, sa Bayawan, Negros Oriental, sa Tanhay, sa Baez, sa Manalungon, Santa Catalina at sa iba pang lugar, taga Sikihor, kumusta kayo dyan? Kita-kita tayo dyan. Mayroon akong isang subscriber dyan na subscriber siya na parang malayong kaparintihan, na sabi niya pag magpupunta ako sa kanila, isusugba daw niya ako ng isda. Kasi palagi daw silang nagkaroon ng isda. So guys, kumusta kayong lahat dyan? Kumusta, kumusta, kumusta? Mag-uumpisa na naman ulit tayo. So samahan niyo ako guys sa araw na ito. Pupunta tayo sa pharmacy kasi kukuha tayo ng gamot. Meron tayong gamot doon na naka-schedule na pipick up in today. Kasi nagre-refill ako noong kailan ba yun? Wednesday yata. Thursday, Friday. Noong Wednesday, nagre-refill ako ng gamot. Tapos, schedule ng pick-up today. So, puntahan natin at nasamahan ninyo ako at nang malaman ninyo kung saan yung pupunta natin. So, tara na guys. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan guys, Mama Ko Vlog. Sa mga hindi pa nakakaalam sa aking munting channel, Mama Ko Vlog guys, please subscribe. At saka like ninyo guys, i-like ninyo, i-click ninyo yung like, yung naka-thumbs up, yung naka-ganon. Tapos, i-share ninyo sa mga kakilala nyo guys, para naman malaman din nila kung anong channel meron ako. At mga lalong-lalo na sa mga kababayan ko dyan, sa Negros Oriental, sa Cavite, sa ano pa iba, basta Luzon, Visayas, and Mindanao, sa Cebu. Kumusta kayong lahat? Pwede tayo magbinisaya guys, pwede tayo mag-ilonggo ng kaunti. Kasi yung lula ko, mama ng papa ko ay karaya. Pero hindi ako taga Iloilo, hindi din ako taga Bacolod. Pero dahil nagsasalita sila ng Ilonggo at karaya noong maliit pa ako sa Negros Oriental, especially sa Bayawan, yung mga maputi dyan. Kumusta kayong lahat, mga nakurita? Shout out sa inyo at maraming salamat. Mga tinaytina, mga ano pa, pama, kumusta kayo dyan? Sina Lorna, sina, basta yung mga first cousin ko dyan, marami, mga maputi family, kumusta kayong lahat? Sana naman, suportahan ninyo yung channel ko para maraming tao tayong mabisita. So guys, kita-kita tayo dyan balang araw, malapit na. So sa ngayon, aalis muna tayo. So tara guys, back up muna tayo. So punta na tayo guys, daan muna tayo sa ano guys, dito sa mailbox. I-pick upin muna natin yung ating mga, baka mayroong nagkamaling nagpadala ng love letter sa atin. Pupuntahan natin at titingnan dito. Dito tayo guys, sandali lang guys. Mayroong mga ilan-ilan dito guys, nakuha natin, pero siguro mga junk ito guys. Mga walang kwintang
Mga walang kwintang ano guys. Proposed property tax bill information. Mamaya ko na ito basahin guys. Alis muna tayo. So, tuloy na tayo guys. Puntahan natin yung ano natin guys. Pupuntahan natin yung lugar na i-pick upin natin ang ating gamot. Tapos pagkatapos nito guys, sana ang balak ko ngayon guys, dadaan muna ako sa Walmart kasi titingnan ko yung, ay nakalimutan ko pala yung ano ko, yung listahan ng bibilhin ko sa store. Sige na lang. Ano ba yun? Ah, baka matatandaan ko lang yun. Mga paapat na items lang naman yun. Tapos ngayon guys, papatungo na tayo. Ito guys, may sasabihin nga pala ako sa inyo na yung nagpunta tayo sa, nag-attend tayo ng graduation, ngayon lang ako nakapag, ano, sabi sa inyo na mga 3 linggo yata ako doon guys. Sabi ng apo ko, sabi niya mga kahit na 1 buwan or more than 1 month napatitirahin niya ako doon. Pero sabi ko, ang tagal na yun kasi meron din ako mga obligasyonis dito sa aking pamamahay. Kaya hindi ko makuhang tumagal doon. At saka mahirap kasi wala akong sasakyan doon. Wala kaming masasakyan. Puro tandali guys ha, kasi ayan. Puro ano yung ano doon guys. Puro ginagamit yung mga sasakyan ng apo ko. Tapos kami, dahil wala kaming sasakyan, di syempre doon lang kami sa bahay. Parang ano, parang malungkot. Pupunta ka ng ibang lugar tapos wala kang masasakyan. Syempre mayroong mga Uber na matatawag mo, pero hindi kagaya nung mayroong kang sarili mong sasakyan o mayroong magpapasakay sa iyo na willing naman silang dadalhin ka kung saan papakita nila yung mga magandang tanawin. So yun ang problema ko doon. Kaya mga 3 linggo lang, parang stretch na yung ano ko, na stretch na yung araw ko doon. Kasi hindi dapat na tumagal ako ganun katagal. Ang pakay ko lang naman ang mag-attend ng graduation, yun lang. Pero kasi nakita kami ng anak ko, galing siya sa Pilipinas, so tumagal ako ng kaunti kasi tinutulungan ko din siyang makarelax doon sa lugar na yun. Kaya ganun yung ano, ganyan yung panahon na tumagal ako ng konti. So, ngayon guys, pupunta na tayo. Ayun, nasa traffic lights pa tayo ngayon. So, hintay muna tayo mag-green yung ilaw natin para maka pasok tayo sa ating lane. Ayan, dito yun guys. May isang sasakyan, ang ano naman niya. Tawag nito. Malakas siyang ano. Ay. So, dito tayo guys. Punta tayo dito.
guys, ito yung daan papuntang pharmacy na pagkukunan natin ng gamot. Kaya pagtiisan muna natin, guys. Samahan niyo lang ako, guys, para hindi ako malungkot. Kung nandiyan kayo, guys, masaya ako. Kaya palagi niyo akong samahan, guys. Sasama ko kayo palagi. Yan. Dito ngayon, ang oras ngayon, guys, is malapit na mag-alas 11 ng mag-alas 11 ng umaga ng Friday. So ito ngayon, ang temperature ngayon is 102 sa umaga pa lang. Hanggang 106 ito mamaya, guys. Hanggang 106 mamayang mga alauna siguro, mag-start na yung 106. Tapos ang pinaka mababa na temperature is mga 86, ganun lang, guys. Hindi masyadong mababa. Tapos dadaan tayo sa checkpoint dito, guys. Merong checkpoint dito, hindi tayo pwedeng diretso na lang tayong pumasok na wala tayo sa checkpoint, kasi kailangan dito na tapos mag-slow slow down tayo ng guys. So dito tayo ngayon, guys. Magbigay tayo ng ID para makapasok tayo. Good morning. Thank you. Yan. Nagbigay tayo ng ID, guys. Tapos, tuloy-tuloy na tayo sa ating papatunguhan. Kasi pag pumasok ka dyan, guys, kailangan mo magbigay ka ng ID. Kasi, guys, hindi ito, parang, kumpak, kasi ano dito, guys, compound dyan, hindi compound. Yung exclusive ito sa mga taga dito lang. Kaya kung sino man yung papasok dito sa lugar, sa area na ito, kailangan may ID ka galing sa kanila. Pag wala kang ID, hindi ka pwedeng pumasok at kailangan na dandali, guys, kasi masikip yung dahil. Kailangan na meron kang pass dito para makapasok ka sa kanilang area, makakakita ka rin ng mga ayan, guys, malapit na tayo dumating. Ayan, nandito na tayo, guys. Maghahanap tayo ng parking area, kung saan yung parking area na closer to the main door, para hindi tayo makalimot kung saan tayo nagparking, kasi malawak kasi yung parking area nila dito, at tapos doon ako sa dito ako sa kabila, dito ako magpark, guys, dito, para paglabas ko mamaya, dire-diretso yung paglabas ko sa pinaparkingan ko, guys. Kaya dito tayo, ayan. Hanap tayo ng mapaparkingan natin, guys. Dito kaya. Dito. Pwede na siguro dito. So, dumating na tayo, guys. Nandito na tayo. Muna natin yung ibalik muna natin yung ID natin, para pagdating din sa loob, ibibigay uli yung ID, guys, dahil pagkuha natin ng gamot, kailangan may ID rin.
papakita ka kasi titingnan nila kung ikaw ba yun. Baka hindi ikaw. So hanggang dito na lang muna tayo guys. Update ko lang kayo kung ano ang mangyayari sa loob sa pagkuha ko ng aking gamot. Titingin-tingin din tayo doon kasi nasa loob ng exchange store ito, sa PX store. So pwede tayong tumingin sa loob. Okay guys, see you later. Bye-bye.